kumpanin na buong kasama na ng ating Pilipinas. Muli po tayong magpasalamat kay Abay Hawa sa buhay na ipinagkalom niya sa bawat sa atin, maging sa ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po, Abay Hawa. Ngayon po ay November 17, 2021. Ganap ng alas 5:55 ng hapon. Ang ating pong paksa sa araw na ito ay hinggil po doon sa lawikain. Ang ating kaalaman sa kasulatan, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Nasusulat po ba ito? Marahil, narinig na po natin itong sa lawikain na ito, ano, eh, makakasulatan ba naman? Nung ako ay bata pa, napakinggan ko na po ito eh. Lalo doon sa mga matatanda. Pagka ikaw po ay naandun sa panahon na limbawa ay gipit, o nasa kahirapan ka, may kinakailangan ng wika na ikaw ay gumawa. Eh, nasa tao ang gawa. Kung hindi ka gagawa, eh, hindi ka naman kaawa ng wika ng Diyos. Yan ang narinig ko ng panahon na yan. Tama ho ba ito? Sa lawikain mo ito. Sa lawikain, hindi ho kawikaan, ha? Wala ho sa kawikaan yan. Wala ho. Yan ho'y sa lawikain ng mga tao. Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Tingnan natin yung sinulat ni Pablo doon sa 2 Corinthians 3:5. Kung sa aming sarili lamang ay wala kaming kakayahang gawin ito. Subalit, ang aming kakayahan ay kaloob ng Diyos. So, lumalabas o na kung titignan natin yung salawikain nila ng mga tao, hindi pala tama. Nasa tao ang gawa, nasa isang awa. Hindi ko tama yan. Alam niyo kung bakit? Walang magulang na pag tinatanong yung kanyang mga anak kung ano ang gusto niyang maging, kayo po ba ay nakarinig na ng magulang na ang gusto niya sa kanyang anak ay maging isang basurero o isang magwawalis o isang karpintero o isang masun o isang yung bang panamanga siponing? Meron na po ba kayong narinig na ganyang magulang? Palagay ko wala. Ang kalimitan nating marinig na sinasabi ng mga magulang, siyempre, yung mga white-collar job, mga di opisina, mga engineer, doctor, nurses, teacher, yan ang kalimitan. Yung mga pang-opisina o di kalidad. Ano? O kaya naman eh, seaman. Walang magulang. Kaya nga ho, ang pinakukuha nga ho ng mga magulang eh, yung mga bagay na yun. Pero kalaunan, na po-prostrate yung magulang sapagkat hindi nangyari yung kanilang nasa isip. Alam niyo kung bakit? Ito. Tingnan natin, ha. Ito yung nakasulat. Siyempre, doon tayo sa nakasulat. Ito ay nasa kawikaan. ASMD, yung ating gamit. Ano? Ngunit, ang Panginoon ang nagpapasya kung magaganap ito o hindi. Sa maliwanag, yung daw pagpaplano, nasa tao.
Pero, ngunit, ang Panginoon ang nagpapasya kung magaganap ito o hindi. O yun na nga. Ang plano mo, para sa iyong anak, maging ininyero. Ang plano mo sa iyong anak, maging doktor. Ang plano mo sa iyong anak, maging magaling na ininyero. Pero yung pagpapasya, na kay Aba Yahwa. Wala sa tao. Di ba? Kaya nga, sabi nga natin, maraming mga magulang na prostrate sila kasi iniisip nila. Kasi sa atin po kasi, kung ikaw ay nasa laman, malaki po kasing sabi nga, pagka ikaw ay nakapagtapos ng iyong mga anak, iba-iba ang tingin sa iyo. Iba-iba. Yan po yung kalakaran ng mundong ito. Pagka nakapagtapos ka, iba ang tingin. Siyempre, naandyan eh. Oo. Pero kung ang kasulatan ang titingnan natin, makikita natin ah, doon sa mga kinuha niya mga alagad, sino ba nakapag-aral talaga doon? Di ba? Para makita lang natin. Ibig sabihin lamang po nito, na kay Aba Yahwa, wala ho sa tao. Kaya yung sinasabi nila, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Ano ho yan? Paano halimbawa kung tinan nyo, tutuloy ko lang itong pabigkana na. Inaakala natin na tama ang lahat ng ating ginagawa. Ngunit, ang Panginoon lang ang makapaghuhusga kung ano talaga ang ating motibo. Tres, ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong gagawin at magtatagumpay ka. Doon pa lamang. Sabi niya, ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong gagawin. So wala kang gagawin. Wala kang iyo. Kasi sabi niya, ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong gagawin. Ano kasunod? At magtatagumpay ka. Ano ba ginawa ng tao? Hindi naman ganyan eh. Di ba? Hindi naman pinagkatiwala nila. Lahat. Hindi. Sabi niya, magtatagumpay ka. Yung 4, mabigat. Tinanin niyo. Pakinggan po natin. Ang lahat ay nilikha ng Panginoon na mayroong layunin. Lahat ng bagay na nilikha ni Aba Yahwa, may kanya-kanyang layunin ng bawat isa. Hindi pare-parehas. Di ba? Kasi nga naman, kung lahat, halimbawa, ay ininyero, alay, sino ang gagawa? Kung halimbawa, isa kang architect o guguhit, sino ang magpapaguhit sa'yo? Di ba? Kung lahat ang wika ay doktor, sino pa ang magpapagamot sa'yo? Lahat doktor na, di kaya-kaya na niyang gamutin yung sarili nila. Di ba? So lahat, sinasabi niya, ang lahat ay nilikha ng Panginoon na merong layunin. Kahit na nga ang masasama, itinalaga sila para sa kapahamakan. Yung daw masasama, itinalaga sila para sa kapahamakan. Matindi. Hindi ba? Pati yung masasama, itinalaga para doon sa kasamaan. May nakita kayong holdater, snatcher, rapist. Ano yun? Nakatalaga? O eh, maliwanag ko yung 16-4 ng kawikaan. Hindi mo pwedeng baliin yan. Hindi ba? Yan. So, ibig sabihin lamang, yung sinasabi nila, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa, salaw yan. Mali. Lahat nasa Diyos. Lahat kay Aba Yahwa. Kasi wala akong free will ng tao eh. Kung nagkaroon lang sana ng free will ng tao, tama yan. Pero mo, gagawa ka. Sabi nga ni Pablo, kung sa aming sarili lamang, wala kaming kakayahan gawin ito.
Subalit, ang aming kakayahan, kaloob ng Diyos. Wala eh, wala tayong sa atin. Kaya nga ho yung mga tao na nagmamalaki. O eh, kung hindi naman dahil sa akin, hindi ako makakatapos. Sabi niya, kundi dahil sa akin. Yung kapurihan na dapat kay Abayawa, inangkin. Kasi kung wala kang buhay, sino ba nagbibigay ng buhay? Huh? Hindi ba si Abayawa? Bakit mo inaangkin yung kapurihan para sa kanya? Kundi ang wika ako nagsumikap, hindi ako makararating sa ganito. O di yung para kay Abayawa, inangkin mo na. Kasi siya yung nagbibigay ng buhay. Siya yung gumagawa o siya yung lumikha ng iyong bibig, ng iyong pandinig, ng iyong mga mata. Eh kung hindi ka binigyan ni Abayawa ng bibig, hindi ka binigyan ng pagpapakinig o makarinig or makakita, sa palagay mo kaya? Diba? Sa palagay mo kaya, makakatapos ka halimbawa man? Yung kapurihan na para kay Abayawa, inaangkin ng maraming tao. Lahat ng bagay dito sa mundong ito, base sa sinasabi niya, ang lahat ay nilikha ng Panginoon na merong layunin. Kahit na nga ang masasama, itinalaga sila para sa kapahamakan. Di alam mo yun? Kahit ang wika sa masasama, meron layunin, nilagay yan. Ay, hindi nakikita ko ng maraming tao yan. Hindi nakikita ko yan. Di ba? O, nasaan ka? Halimbawa, sa panahon na ngayon, ano ba ang kinalalagin mo ngayon? Isa ka bang mayaman? Isa ka bang mahirap? Isa ka bang pulubi? O ano? Ano ang nasa kalagayan mo? Sino ang gumawa niyang bagay? Oh? Eh di nga sabi, talagang palibasa nga, marami talagang tao ang hindi kilala si Abayawa. O di ba doon sa 69 ng kawikaan natin, no, ha? O 69, 61 to po rin binasa ko, 9. Ang tao ang nagpaplano, ngunit nasa Panginoon ang kaganapan nito. Ano mang pagpaplano mo sa buhay, si Abayawa yung huli. Kaya nga di ba sinasabi niya, ako ang una, ako ang alpha at ang omega. Ako ang una at ang huli. Wala ka. Miski nga in between, wala ka eh. Siya yung una at siya rin yung, siya yung pasimula, siya rin yung katapusan. Wala ka. Kaya nga dapat nasasabihin ng tao kung ano yung kalooban niya. Kasi wala kang magagawa. Kung ano yung kalooban mo, yun sana ang mangyari. O yun po ang mangyari. Di ba? Wala tayong kakayahan sa ating sarili lang. Liwanag ko yan. O. 69, ang tao ang nagpaplano, ngunit nasa Panginoon ang kaganapan nito. O, di ba? O, 1921, yan natin. Kaya, hindi pwedeng magmalaki ang tao eh. O, 1921. Marami tayong mga pinaplano. Ngunit, ang kalooban pa rin ng Panginoon ang masusunod. Asan ngayon yung free will mo? Wala. Kaya kung ikaw man, nakapagtapos halimbawa ng pag-aaral, kalooban niya yan. Hindi mo kalooban. Hindi dahil nagsikap ka, or sabi nga eh, o gumawa ka, hindi o. Dapat yung kredito maibalik sa kanya. O alimbawa, doon sa mga makakapakinig nitong paksang ito,
kung nung una, yan ang paniniwala mo, kasi nga, ano ho yan eh, sikat na sikat yan sa lalim kanina yun eh. Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Sala yan. Alam niyo kung bakit? Paano kung hindi ka kaawaan? O yun nangyari kay Paraon, hindi siya kinahabagan. Eh kasi general ho ito eh. Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Eh paano kung hindi ka kaawaan? Paano kung hindi ka kahabagan? Paano kung pinatigas ang puso mo? Akala kasi ng marami, eh lahat ng tao. Hindi ho, pinipili siya bayawa at meron na talaga siyang itinakda. Di ba? Eh nga yung bawat kilos, sana ng mga tao dapat laging ukol ni bayawa. Lahat ng kapurihan dapat sa kanya iukol. Kasi kung wala ho siya, wala tayong magagawa. Eh di ba doon sa 4:11 ho ng Exodo, sinong gumawa ng bibig ng tao? Sinong gumawa ng titi o bingi? O may paningin? O bulag sa tao? Hindi ba akong Panginoon? O 4:11 na Exodo yan. Sa kanya lahat eh. O. Pipi, bingi, bulag. Siya may gawa. Eh kaya nga sinasabi natin, eh paano ka makakatapos kung hindi ka pinagkalooban ng paningin, hindi ka pinagkalooban ng pandinig o ng pagsasalita. Sigurado ka ba sa sarili mo na makatatapos ka? Marami ang may katuwiran ng ganyan eh. Di ba? Sala. Napakalaking sala. O, Kawikaan 2024. Sabi niya, ang Panginoon ang nagkaloob nitong ating buhay. Kaya, hindi natin alam ang ating magiging kapalaran. Yun na nga ho eh. Siya yung nagkaloob ng ating buhay. Hindi natin alam kung anong magiging kapalaran natin. Wala nakaalam. Hindi ho ba? Eh, mapalag ka. Kung halimbawa, nasa kalagayan ka ngayon na ikaw ay matiwasay or meron ka. Sana ipinagpasalamat mo yan. Kaya bayawa. Hindi ka dahil na andyan ka ngayon dahil sa iyong sarili o diskarte mo or kung ano pa man. Kasi pagka ganun ho, ang itinatas mo, yung sarili mo. Hindi si Abayawa. Limot. Limot ba ang tao kay Abayawa? O wala silang alam kay Abayawa? Di ba? Kung ano mong kalagayan mo ngayon, halimbawa, nasa kalagayan ng medyo hindi ka naman mayaman, hindi ka naman mahirap, nasa in between ka, or tama lang, o pasalamat ka. Di ba? Pero meron ba akong ganun? Wala eh. Wala. Kasi kung hindi ka bigyan ng buhay niya, wala na. Di ba? Ano pa? Eh, yun lamang isa eh. Yung nasa Kawikaan 21, no? Yun daw puso ng hari, nasa kamay ng Panginoon. Eh, ibig sabihin talaga, eh, wala talaga hong free will eh. O, halimbawa, yung nangyayari din sa ating bansa o sa iba't ibang bansa. Ayan, may mga hari yan eh. May mga presidente. Diba? O yung sinasabi nilang monarkiya. Eh, sabi niya, yung puso nila, siya bayawa, nagpapakilo. Sabi niya, o. Sa 21, ka, 21-1, ang isipan ng hari ay parang ilog na pinadadaloy ng Panginoon saan man niya naisip. Limbawa,
meron isang haring masama. Sino ang gumawa sa kanya para maging masama? Di ba? Eh kasi, ano man ang naisin niya, siya ba Yahweh may gawa? Kung halimbawa mabuti yung ginagawa niya para dun sa kanya mga nasasakupan, siya ba Yahweh rin ang may gawa niyan? Kung ang isang opisyalis ay corrupt, si Aba Yahweh rin ang may gawa niyan. Kumbaga, talagang itinalaga sila ni Aba Yahweh doon sa ganong bagay. Oh, di ba pagka binuli kami yung 16:4 ng kawikaan, liwanag ko doon, ultimong masama. Oh. Lahat ng bagay, nalilikha niya, may layon. Lahat. Walang bagay dito sa mundong ito. At hindi pare-pareho ang buhay natin. Kaya huwag natin gayahin. Mabuti pa nga ang wika si ganun. Yung kanyang mga anak nakatapos. Huwag hong ganun ang kaisipan. Iba-iba ang kapalaran ng bawat isa. Depende kay Aba Yahweh. Meron namang hindi nakatapos si mayaman, yumama. May ganun mo eh. Kumbaga, kalooban niya ang nangyari. Hindi kalooban natin. Alam mo? Yun lamang hari, matindi na po yan. Pero mo, yung puso niya, hawak-hawak ni Aba Yahweh. Kahit saan niya ipaling, pwede. Hindi mo ba? O doon sa 10:23 ng Jeremias. O ha? Abasahin ko dito sa ASND. And 23, sabi niya, Panginoon, alam ko po na ang buhay ng tao hindi kanya. Hindi siya ang may hawak ng kinabukasan niya. Paano yun? Hindi pala hawak ng tao yung kanyang kinabukasan. Kaya kung halimbawa ho, para wag ho kayong maprostrate or malungkot. Ano? Kasi pagka hindi mo na yung iyong minimity at hindi mo na gusto, frustration mo yun. Di ba? Kasi hindi nangyari yung ano mo, yung pinaplano mo o yung minimity mo para dun sa iyong anak. Di ba? Dapat ang mangyari dyan, kung ano yung kalooban niya. Kasi kahit naman anong gawin mo at hindi talagang kalooban niya bayaran. Gagastos ka lang na malaki. Kung may gagastosin ka, eh, paano kung wala? Kung tama-tama lang. O tatandaan natin, iba-iba ang kapalaran ng bawat tao, depende yan kay Aba Yahweh. Huwag nating gayahin yung sinasabi ng iba. Eh sa bagay, sinasabi nga natin, yung salawi kain na yan, gawa yan ng tao, hindi yan, wala yan doon sa kawikaan. Salawi kain ng tao. Tao ang may gawa, ibig sabihin. Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Saan mo nabasa? Wala. Wala kang mababasa niyan. Nasa tao ang gawa. Ibig sabihin, meron kang free will. Kaya na sabi ni Pablo, kung sa aming sarili lamang wala kaming kakayahan gawin ito. Subalit ang aming kakayahan, kaloob ng Diyos. Kaya ka nakagagawa, dahil yan kay Aba Yahweh. Ano? Hindi po naman makagagawa ang isang tao ano man yan maliban sa kanya. Sige, sabihin na natin, nakapagplano ka ngayon. Yung bang plano mo, nangyari ba? Natupad ba halimbawa? So dito, ang lesson, dito, wala yan dapat. Iyan sinasabi nilang sa rewin, wala yan dapat. Dapat, yung gawa ng tao na kay Aba Yahweh. At yung habag at awa na kay Aba Yahweh. Sa kanya lahat. Sa kanya lahat ang kredito.
wala sa atin o sino man, wala. Lahat na kay Abayawa. Ayun po, nakita ko na yung aking reminder. So, maraming salamat doon sa ating mga viewers at doon sa ating mga kapatid sa GC. Maraming salamat sa inyo. Lobby mo ni Abayawa, ipaunawa sa bawat sa atin. Ulitin ko po, wala po sa kasulatan yung nasa taong gawa, nasa Diyos ang awal. Wala po yan. Ang pagpaplano, nasa tao, pero yung katuparan niyan ay na kay Abayawa. Hindi, wala talagang gawa ng tao. Ano? Yan. O, magandang gabi, Brad Alberto Palato. Brad Wilfred Bebes, magandang gabi. Brad Joel Venezuela, Sister Lauren Paulan. Brad Noli Tumbua. Sister Reverisa Shelly, Milano Mali Jr. Brad Samuel Rotoni. Sister Lori Calderon. Brad Melchor Pasis. Sister Jean Berte. Sister Chris De La Cruz Kim. Alex Salgado. Sister Gina Makoko. Sister Maria Victoria. Brad Fernando Villera. Brad Christopher Perez. Saint Pio Bro. Brad Arnold Makoko. Brad Sebastian Juarez. Fortunato Juarez. Sister Chris Junker. Isang magandang gabi na. Brad Mundo Umali. Sebastian Juarez. Brad Rodelio Nava. Ayan. Sister Cristina Juarez. Alex Salgado. Sister Vivian Mana. Felix Avila. Ayan. Maganda gabi. Sabi ni Sister Christy Locoskin, Pama Kapukuya, Abayawa, ang po yan. Pasalamat kung ano man po ang meron tayo sa ating buhay. Lahat po yan, kalooban ni Abayawa. Kaya dapat lagi po natin siyang pasalamatan palagi. Alulit ako siya, nagagalak po ko kahit ako'y mahirap, lang mayaman naman po sa Diyos ni Sierra. At mundo mali, kaya nga pag tayo ay nalangin sa umaga kung anong kalooban niya sa magapong ito, yun ang mangyayari. Kaya pagdating ng gabi, pasalamatan tayo sa amin. Enrico Saraga, thanks po kay Bayawa at magaling na kayo. Salamat din bro. Sister Vivian Mana, Shianawa. Sister Christina Juarez, maraming salamat sa Bayawa, bro. Si Brad Sikil Umali. Reverisa Shelly, Pama Brad Evan, dahil yung mga nangyari ngayon sa akin, hindi lang sumagi sa isip ko. Noon pa nangyari ngayon. Mangyari. Brad Arnold Makoko, salamat sa napakagandang aral ni Amang Yawa. Christine Lacos Kim, salamat po kuya sa walang sawa niyong pangaral sa amin. Ang ganda po ng paksa, kapupulutan ng karunungan ng banal aral ni Abayawa. Ingat po palagi kuya, walang hanggang kasalamat po Abayawa. Salamat din sis. Sa Loren Paulan, maraming salamat po Eman sa napakagandang aral po rin si Abayawa. Lagi po ang papuri kay Abayawa sapagkat siya po yung nagbibigay ng karunungan, kalaman sa bawat isa sa atin. Siya rin po yung nagtuturo. Walang iba kundi si Abayawa. Kaya nga, lahat ng kapurihan, lahat ng pasasalamat, lagi sa kanya. Kung sarili yun, ang naitataas ay yung mga ngaral. Sa kapulungan, hindi dapat. Laging kay Abayawa ang papuri, yung kalwalatian, laging nasa kanya. Kasi kung wala ho naman siya, wala rin ho tayo marinig na aral na ayon sa kasulatan. Kasi ho, kinuha na ng mga mangaral yung kapurihan eh. Hindi niyo ba napansin? Itinataas lahat ng mga miyembro, mapa-Muslim ka man, mapa-ADD-INC, laging ang bukang bibig nila, yung founder nila. Sa kapulungan, hindi dapat. Si Abayawa lang ang ating papupurihan. Sapagkat siya ang dapat naman talagang papurihan.
Wala namang iba kundi siya. Kung wala siya, wala ho tayo din sa kalagayan natin ngayon. Oh, wala. Hindi natin maunawaan, hindi natin maiintindihan. So ayun, ayan. Sister Lorita Orsiga, mga po bro, hindi nakakapos pero ako lang. Alam na po natin kung bakit. Wala to, may layo. Ayan o, maraming salamat sa bawat isa at sa lahat po nang aabutin ng pangangaral ng munting channel na ito. Muli, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pangalan ni Abay Yahawa, ay sumakanya nawa ang kaluwalhatian, ang karangalan, ang paghahari at ang kapangyarihan sa kauna-unahang panahon at ngayon at magpakailanman siya nawa. Uli po, maraming salamat. Magandang gabi sa bawat kapatid sa kapulungan.